Siya rin ay sumasama sa mga operasyon laban sa Abu Sayyaf. Kasama si Mayor at ang kanyang mga kafgu, umakyat kami sa bundok ng Tipo-Tipo, kung saan namataan ang mga bandido noong isang araw lamang. Maglilingkap daw kami sa 32nd Battalion ng Army. Bagong ulan lamang, kaya't napakamadulas ang daan. Huwag mo pasunungin eh. Ang sini. Ito nga, kung sa abil ka ulit. Pero, tunog, kis ka ulit. Ang gahe. Nakakaraw, eh, pagkalo. Ganito rin talaga yung buhay ng kafgu at ng CBO, lalo doon sa mga delikadong lugar. Kahit umuulan, kahit putik-putik, lakad pa rin operasyon. Muntik na nga kami magkabarilan ng isang army unit. Halos pagkamalan doon kaming Abu Sayyaf, napagkamalan ng kamera na isang bazooka. Kasi nakakita man kami na civilian na kuwan na kalo. Bugbog sarado na ang unit na ito. Sila ang nakasagupa ng Abu Sayyaf nito lamang Lunes sa barangay Kamamburingan ng Tipo-Tipo. 5 sa Abu Sayyaf ang patay, 6 naman sa gobyernong sugatan. Kaya't hindi masisi kung kabado sila sa gatilyo. Sa engkwentrong iyon, nakuha ng mga sundalo ang mga gamit na ito. Bala ng recoilless rifle at mga personal na kagamitan. Kasama dito ang heringilya, mga balat ng antibiotic at sari-saring damit. Napaisip tuloy ako kung totoong ang tinamaan sa bakbakan si Gaddafi Janjalani. Si Gribil ba nalang teacher in charge ng Kamamburingan Elementary School? Nung isang linggo daw, tumigil ang Abu Sayyaf at mga hostages sa kanyang paralan para kumain. Nakausap raw niya ang mga Amerikanong bihag. Kung pwede sana, sabi yung Amerikano, kung sana wala daw operation, sabi niya, kasi takot daw siya. Gusto niya yung may ano ba, may ceasefire o yung usapan ba. Tinanong din niya kung totoo ang pinagsasamantala ng mga babaeng bihag. Tinanong ko yung nurse na lalaki kung totoo ba yung ano. Sabi niya, huwag kang maniwala. Pag gabi daw yan, hindi, walang pwedeng lumapit sa kanila basta't lalaki. Lahat babae lang. Huwag, at saka yung mga nurses naman, sinabi niya sa amin, basta hindi daw, wala daw sila yon, hindi daw totoo na i-rape sila. Kahit pa yung hawak ng kamay lamang, talagang bawal daw sa kanila. Pero duda si Maturan sa pahayag na ito. Kahit anong utos sa'yo, sasabihin mo, kahit takot ka. Pero ang pinaka-controversial na nakuha sa encounter ay ang sunglasses na ito. Ano ang suspecha ninyo? Kanino ho yan? Kaya nga inalagaan ko ito. Baka sakali ito yung tumutugma siya. Kaya dito, dito. Nagkakaguluhan, baka daw kay Abu Sabaya. Pero hindi rin pala. Iba ang fashion sense ni Sabaya. Inarbor na lang ito ni Mayor. Huli raw nakita ang mga badido sa barangay na ito noong nakaraang araw lamang. Umiwas daw sa putukan ng mga ito. Marami pong nagsasabi na may makikita pa daw kahapon dito pero sa tabi-tabi ang mga bandero. Dahil sa umiinit na tensyon sa barangay, nag-evacuate na ang halos lahat ng residente ng Kamamburingan. Nagkalat ngayon sila sa barangay Pipil. Nag-deploy muli ang army upang tugisin ng Abu Sayyaf. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin. Pinaatras kami sa encounter site at ginawa na lamang kaming blocking force ng headquarters. Pinapunta na lamang kami sa isang barangay na hindi ko nasasabihin kung saan at doon kami pinaghintay. Gigil na gigil ang commander ng batalyon at baka raw makatakas sa mga bandido habang pinaatras kami. Naka-attack position na kami. Kung pagbigyan nyo kami, pasukin na namin. In matter of hours, tapos ka agad to, over. At doon kami inabot ng dilim sa bundok. Tila naghahabol ng multong maila pa sa paniki, mas alerto pa sa kwago. Agaw dilim dito sa Basilan. Sabi nila sa lahat ng hindi mo dapat gawin dito, magpaabot ka ng dilim sa bundok. Anong nagawa natin dito? Pagkatapos, yung kwa natin, yung guardia natin, body-body system, ha? Walang mag-isa-isa. Kailangan body-body system. Then, magawa tayo ng kusword. Umabot din kami ng 3 araw sa bundok ng Tipo-Tipo. Armado hanggang ngipin, nagbabantay ng mga kambing, nagbibilang ng buko. Umuwi kami ng walang nahanap. Pero sa kabila nito, kumpiyansa pa rin si Mayor Maturan sa kanyang sistemang bakal. Sa kanya, kidnapin mo ako, kikidnapin din kita. Dalawa na kidnap sa akin, kung ako 7 kamag-anak nila, mga tatay ng kidnappers. Hindi nakaabot ng 8 oras. Hindi na ako ang hindi na sila ang nagpa-negotiate sa akin. Ay, hindi na ako ang nagpa-negotiate. Sila na ang nagpa-negotiate. Huwag na. Sila na lumapit sa akin. At yan din daw ang solusyon sa problema ng Abu Sayyaf. Yung mga kamag-anak nila,
kung dukutin natin, maaari yung sa huli nila rin yung kwan. Saan yung mahal yung kinidnap nila pati yung kamag-anak nila? Maaaring marami sa inyo ay nabibigla sa ganitong pamamalakad. Pero sa bundok at mga liblib na pook ng Basilan, kung saan ang liderato ay kinikilala lamang dahil sa armas, tila natural na ito. Tanggap na ng mga tao, dala ng pangangailangan. Ang pangalang Basilan daw ay hango sa lumang salita na ang ibig sabihin ay daanan ng bakal. Pero kahit sa modernong panahon, maraming hindi nagbago. At ang batas ng Basilan ay nananatiling batas na bakal. Ako yung correspondent, Ed Lingao.